Okay, ang unang pattern po natin sa lesson 2 ay ang kore, sore, arewa, noun, des. Nung nakaraan po, diniscuss ko na po ang ibig sabihin po ng kore, sore, at saka po ang are. So ngayon po, i-explain ko po ulit sa inyo ang ibig sabihin po ng kore, sore, at are. Ang kore po, ang ibig sabihin po sa Tagalog ay ito. Ginagamit po ito kapag po yung bagay na tinutukoy po ninyo ay hawak po ng speaker or malapit po sa speaker. Then meron po tayong sore. Ang sore naman po ay ginagamit po kapag ang bagay na tinutukoy po natin ay malapit po sa listener or hawak po ng listener. Ang are naman po ay ginagamit kapag po ito ay yung bagay na tinutukoy po natin ay malayo po sa speaker and sa listener. Kore, ito, sore, iyan, are, iyon. Okay po. So ngayon, meron po tayong kore, sore, arewa, noun, des. Ang unang sentence po natin ay korewa, kami, des. Korewa, kami, des. Okay po. Ibig sabihin, korewa, kami, des. Kore, ibig sabihin po nito ay ito. Okay po. Ngayon, yung wa, nung nakaraan ng lesson 1 po, sinabi ko na po ang ibig sabihin po ng wa. Ang wa po is ay. Then meron po tayong kami. Ang kami po ay papel. So, ang ibig sabihin po ng korewa, kami des ay so, ito ay papel. Gumamit ang speaker ng kore, ibig sabihin yung papel po ay hawak po niya. Next po is korewa, hon des. Korewa, hon des. Okay po? So, ngayon, meron po ulit tayong kore. Ang kore po, ang ibig sabihin po nito ay ito. Ang wa po ang ibig sabihin po nito is ay, at ang hon po, ito po ay libro. Korewa, hon des ang ibig sabihin po ay ito ay libro. So gumamit na naman po ang speaker po ng kore, ibig sabihin po yung libro po it's either hawak po niya or malapit po sa kanya. Korewa, hon des ang ibig sabihin ay ito ay libro. Okay po. Next po is sore wa kagi des. Sore wa kagi des. Sore. Ang ibig sabihin po ng sore ay iyan. Okay po. Ibig sabihin, yung bagay na tinutukoy po ay hawak po ng listener or malapit po sa listener. Sore wa kagi des. Ibig sabihin po ng sore ay iyan. Ang wa po is ay, at ang kagi po ay susi. So sore wa kagi des. Ang ibig sabihin po ay okay, sore wa kagi des, ibig sabihin is, iyan ay susi. Ibig sabihin, tinutukoy mo yung bagay na hawak po ng listener na meron po siyang hawak na susi. Next po is, sore wa empitsu des. Sore wa empitsu des. Sore, ang ibig po sabihin ng sore ay iyan. Then ang wa po is ay, ang empitsu po ay lapis. Sore wa empitsu des, ang ibig sabihin po niyan ay okay. Ngayon, gumamit na naman po ang speaker po ng sore. Ibig sabihin, yung bagay po na impitso or lapis po ay hawak po ng kausap po niya. Next po is, arewa, dowa, des. Arewa, dowa, des. Are. Ano po ba ang are? Ang ibig sabihin po ng are ay iyon. Ibig sabihin po, yung bagay na tinutukoy po ninyo ay malayo po sa speaker at malayo din po sa listener. Are, ang ibig sabihin po niyan ay iyon. Ngayon po, meron po tayong dowa. Ang dowa po ay pinto. So, arewa, dowa, des, are, ibig sabihin po nito ay okay po, arewa, dowa, des, ibig sabihin is iyon ay pinto. Next po is arewa, terebides. Arewa, terebides. So, are, are, ang ibig sabihin po nito ay iyon. Then, wa is ay, terebi po, yan po is TV. So, arewa, terebides, ang ibig sabihin po is so, iyon ay TV po. So, ngayon, paano po kaya, sensei, kapag po ang isang bagay malapit po sa speaker at malapit din po sa listener? Kapag ganung sitwasyon po, syempre, ang gagamitin po ninyo, dahil kayo po yung speaker, ang gagamitin po ninyo ay kore, kahit po malapit din po sa
listener. Okay po? So ngayon, ang tatandaan nyo lang po dito sa pattern pong ito is ang paggamit po ng kore, sore, at are. Kore, kapag malapit sa speaker. Are, kapag malapit or hawak ng listener. Are, kapag naman po malayo po sa parehas po. Okay po? So ito po ang unang pattern po natin. Next pattern po natin is kore, sore, are, wa, nan, deska. So meron po tayong nan po dito. Kung kanina po noun po, ngayon naman po interrogative po tayo na nan. Ang ibig sabihin lang po ng nan sa Tagalog po ay ano, sa English po is what. Okay, so ito po is ginagamit po siya, pananong po, para malaman po ninyo kung ano po yung isang bagay. Ngayon, meron po tayong pananong sa number 1. Nakalagay po dyan is, kore wa nan deska? Kore wa nan deska? So meron tayong kore na ang ibig sabihin na ito, nan na ang ibig sabihin po ay ano. So ibig sabihin, kore wa nan deska? Ang translation po nito ay, okay, it's either ano po ito or ito ay ano po. So ngayon, meron na po tayong interrogative na nan po dito. Ngayon, ano po ba yung twist dito? Ang twist po dito is kapag tinanong ka ng kore, dapat po kapag sinagot nyo po siya, dapat po yung kore ay papalitan nyo po ng sore. So ngayon, kore wa nan deska? Sabi ni A, kore wa nan deska? Ito ay ano po? Alangan namang sasagutin na po ng kausap niya ng ito ay hindi po. Dapat po yung kore, gagawin nyo pong sore. Siya po is dapat is magiging sore ngayon. Sore wa jisho des? Sabi po ni B, yan po is sore wa jisho des. Sinagot po ni B, ang sabi po niya is sore wa jisho des. Sore po ang ginamit po niya. Bakit po? Siyempre, yung bagay po na tinutukoy ni A, gumamit siya ng kore, ibig sabihin hawak po niya. Ngayon, si B naman po is gagamit ng sore kasi yung bagay na tinutukoy po niya is hawak po ni A. Kaya po, sore po ang gagamitin po niya. Okay po? So, ang sabi niya, sore wa jisho des. So, kanina, alam niyo na po ang ibig sabihin ng sore. Ibig sabihin po ng sore is iyan. Jisho po, ang ibig sabihin po is dictionary. So, ang sagot po niya is, sore wa jisho des. Kapag sinagot niyo na po yung interrogative po, tandaan po ninyo, tinatanggal po si ka. Kasi ang ka po is nag-i-indicate po ng question. So, ang sagot po is, sore wa jisho des. Ngayon, sore wa jisho des. Ang ibig sabihin po is, so, iyan ay dictionary po. Next naman po is number 2. Sore wa nan deska? Sore wa nan deska? Si number 2 po is gumamit po ng sore. So, sore po. Ngayon, kapag gumamit po ng sore, ang isang tao, ibig sabihin po, yung bagay na tinutukoy po niya is malayo po sa kanya. So, sore wa nan deska? Ibig sabihin po ng sore wa nan deska is, so, ano po iyan or iyan ay ano po? Okay po. Next po. Ngayon, kapag kung kanina po, kapag sinagot nyo ang kore, gagawin nyo po siyang sore. Ngayon naman po, sa number 2 po, kapag tinanong kayo ng may sore, yung sore naman po, ay gagawin nyo naman po siyang kore. Okay po. Siyempre, tinanong po niya kayo, iyan ay ano? Ibig sabihin, iyan. Ibig sabihin, yung gamit na tinutukoy niya ay hawak mo. Kaya ang gagamitin nyo po naman ngayon ay kore. So, sinagot po niya, sabi po niya is, kore wa borupen des. Kore wa borupen des. Kore, ibig sabihin ay ito. Borupen, ang ibig sabihin po is ballpen. So, kore wa borupen des, ang ibig sabihin po ay, so, ito ay ballpen po. Last po. Ngayon, meron tayong are wa nan deska? Are wa nan deska? Are, ibig sabihin po ng are is malayo po sa speaker, sa listener po yung isang bagay. So, gumamit po siya ng are. Are wa nan deska? Are wa nan deska, ang ibig sabihin po is,
Okay. Pwede po siyang ano po iyon or iyon ay ano po. Ngayon, kung ang kore kapag tinanong ay gagawing sore, ang sore ay gagawing kore. Kapag are naman po, yan po is as is. Ibig sabihin, kapag are ang tanong, are din po ang sagot. Bakit po? Kasi malayo nga po sa speaker, saka po sa listener. Kaya hindi na po siya nababago. So ang sagot po is, are wa hai zara des. Are wa hai zara des. Ngayon, are, ibig sabihin po ay iyon. Hai zara po, yan is ashtray. Ibig sabihin po, are wa hai zara des ay... So, iyon ay ashtray po. Ngayon, ano pong tatandaan niyo po dito? Ang kailangan niyo pong tandaan kapag nagtatanong po kayo, kapag nagtanong kayo ng kore, dapat po ang sagot po ng kausap po ninyo is magiging sore. Halimbawa, kayo naman po yung tanungin. Kapag tinanong po kayo ng isang tao ng sore, dapat ang sagot nyo naman po ay kore. Ngayon, sensei, paano po pag malapit po sa amin parehas? Kapag malapit po sa amin parehas, ang gagamitin nyo po syempre is kore. Kasi malapit po sa speaker po. Okay po, tandaan po ninyo, kore. Kapag tinanong, ang sagot po dapat ay sore. Ang sore naman po, kapag tinanong, dapat ang sagot po ay kore. Pero kapag are po, hindi na po siya binabago. Okay po, tandaan po ninyo, ang interrogative po natin sa mga bagay po is nan. Na ang ibig sabihin po ay ano. Okay po. So, halimbawa, tatanungin ko po kayo. Sagot, tanong ko po is, kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Ano po kaya ang sagot po ninyo? Okay po. So, dyan po, nagtatapos ang pangalawang pattern po natin. Okay, ang next po natin ay yung confirmation po. Okay po. Ano nga po ulit yung confirmation? Yung confirmation po is meron po kayong deska sa dulo pero wala po siyang interrogative. Pinag-aralan na po natin siya sa lesson 1. Ngayon, dito po tayo sa confirmation po ng lesson 2 na kore, sore, arewa, noun, deska. Okay po. Ngayon, meron po tayong tanong po dito na kore wa empitsu deska? Kore wa empitsu deska? So ngayon, meron po kayong deska, meron po kayong ka sa dulo, pero wala po siyang interrogative po dyan. Dyan po kayo sasagot po ng confirmation. Kapag pag po confirmation, ibig sabihin po niyan, kailangan nyo pong sumagot po ng hi or iye. Okay po. Ngayon, kore wa empitsu deska? Ano po bang ibig sabihin ng kore wa empitsu deska? Ang ibig sabihin po nito is, okay po, ibig sabihin po is lapis po ba ito or ito ay lapis po ba? So ngayon, question po siya na wala po siyang interrogative. Kaya kailangan niyo po siyang sagutin po ng hi or iye. Ngayon, kapag nag-hi po kayo, kapag nag-hi po yung sagot po ninyo, tandaan niyo po yung sinabi ko kanina. Kapag po kore, ang tanong sa inyo, dapat ang sagot po ninyo ay sore. Okay po, so ngayon, kapag nag-hi po kayo, dapat po, yung kore kanina, gagawin nyo na po siyang sore. Okay po. Ngayon, ang hi po, kukopyahin nyo lang po lahat. Tatanggalin nyo lang po si ka. So ngayon, nagbago lang po, yung kore po, naging sore lang po. So, hi, hi, sore wa, empitsu des. Okay po, ang hi, ibig sabihin po niyan is, opo. Ibig sabihin, tama po ang hula po ninyo. So ngayon, ito po is magiging, okay. Hi, sore wa empitsu desu, ibig sabihin po, opo, iyan ay lapis po, or opo, lapis po, iyan. Okay po. Ngayon, sa lesson 2 po, meron po tayong shortcut po ng pagsagot po ng confirmation po. Hindi nyo na po kailangan palitan yung kore ng sore, or sore ng kore. Okay po. Ngayon, ang ilalagay nyo lang po is, kapag sumang-ayon po kayo, ang ilalagay nyo lang po is, hi, syempre, kailangan po ng hi or iye. Ngayon, imbis na kopyahin nyo po siya, ang ilalagay nyo na lang po is hi, so des. Ibig sabihin po ng so des is, opo, ganun nga po.
Ibig sabihin, kapag gumamit kayo ng so this, ibig sabihin, sumasangayon po kayo or sinasabi po ninyo na tama po yung pagkakatanong po niya. Okay po? Next po, ngayon, kapag naman po nag-iye kayo, kagaya na sinabi ko kanina, kapag yung kore, gagawin nyo pong sore. Sore, gagawin nyo pong kore. Eh, ang tanong po kanina is kore. Kaya po, ang sagot po natin kapag nag-iye tayo, tatandaan po ninyo, kapag dinanong kayo ng kore, yung kore, gagawin nyo pong sore. So ngayon, iye. Ngayon, kore, yan po is magiging sore. Ngayon, kapag po sa confirmation, kapag po nag-iye kayo, yung des naman po, des, gagawin nyo po siyang negative. Na ang negative po niya is dewa arimasen. So, mangyayari po is iye, sore wa, empitsu, dewa arimasen. Iye, sore wa, empitsu, dewa arimasen. Kagayang tinuro ko ng lesson 1, ang ibig sabihin po ng dewa arimasen ay hindi. So, ang ibig sabihin po nito is hindi po. Okay po, so hindi po, iyan ay hindi po lapis or hindi po, hindi po lapis iyan, kahit po aling translation, okay lang po yan. Basta tatandaan po ninyo, kapag nag-iye po kayo, yung des po, gagawin nyo po siyang negative. Ngayon, paano naman po kapag sa lesson 2 po or yung shortcut po na pagsagot po ng confirmation para hindi nyo na po ulitin or yung kore, gagawin nyo pong sore, yung sore, gagawin nyo pong kore. Ngayon, kung kanina, hi, so des po siya, kapag nag-iye naman po kayo, iye, yung so, nandyan pa rin po, kaya lang, yung des po, gagawin nyo na po siyang dewa arimasen. Kaya pag nag-iye po kayo is iye, so dewa arimasen. Iye, so dewa arimasen. So iye, so dewa arimasen is hindi po ganon. Okay po? Okay po. So ngayon, pangalawang tanong po is sore wa maka des ka? Sore wa maka des ka? Confirmation po yan kasi bakit po? Meron po kayong ka sa dulo at wala naman po kayong interrogative po sa unahan. Ibig sabihin, kapag confirmation, kailangan po natin ng dalawa. It's either hi or iye. So, sore wa maka des ka? Sore. Ang ibig sabihin po ng sore is iyan. Okay po. So, sore wa maka des ka? Ibig sabihin, so, ibig sabihin po, sore wa maka desu ka is, iyan ay marker po ba? Iyan ay marker po ba? So, ngayon, kapag nag-hi po tayo, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag tinanong kayo ng kore, gagawin yung sore. Kapag sore naman po ang tanong, gagawin yung pong kore ang sagot. So, ngayon, ang tanong po sa atin ay sore. So, kapag sumagot po tayo ng confirmation na hi, so, yung hi po, nandyan po. Then, yung sore po, gagawin nyo po siyang kore. Kaya po, nangyari po is kapag po nag-hi kayo, hi, kore wa, maka, des. Hi, kore wa, maka, des. Ibig sabihin po is opo, ito ay marker po. Okay po. Ngayon po, kapag po shortcut po na pagsagot po sa confirmation, kagaya ng tinuro ko kanina, ang ilalagay nyo lang po is hi, so des. Hi, so des. Okay po. Ngayon, kapag nag-iye po kayo, iye. So ngayon, meron kayong sore na tanong, yung sore po, gagawin nyo po naman siyang kore. Kapag nag-iye po kayo, kagaya ng sinabi ko kanina, yung iye, gagawin yung kore. Ngayon, yun naman pong des, gagawin nyo po siyang dewa, arimasen. So ang sagot po is iye, kore wa maka dewa arimasen. Iye, kore wa maka dewa arimasen. Ngayon, kapag naman po shortcut na pagsagot po sa confirmation, ang lalagay nyo lang po is iye, so yung des po is gagawin yung dewa arimasen. Kaya ang nangyari po is iye, so dewa arimasen. Iye, so dewa arimasen. Ngayon, halimbawa tatanungin ko kayo, kore wa empitsu des ka? Kore wa empitsu des ka? Ano po ang sagot po ninyo? Okay, next pattern po natin ay ang noun des ka, noun des ka.
Sa pattern pong to, meron po kayong dalawang noun po dito. Pero sa pattern pong to, hindi po ito confirmation or hindi po kayo sasagot ng hi or iye. Diba sabi ko, since sabi nyo po, kapag may desk ka, wala pong interrogative, sasagutin po siya ng confirmation. Yes po, pero dito po, kapag meron po kayong dalawang noun, noun 1 desk ka, noun 2 desk ka, kapag po ganyan, mamimili po kayo. Okay po? Ngayon, tingnan nyo po yung unang example po natin. Nakalagay po dyan, korewa empitsu desu ka, boru pen desu ka, korewa empitsu desu ka, boru pen desu ka. Ngayon, meron po tayong empitsu desu ka saka boru pen desu ka. Ngayon, wala po siyang interrogative, pero hindi nyo po siya sasagutin po ng hi or iye. Ang kailangan nyo lang pong gawin dyan ay mamimili po kayo kung ano po yung tamang sagot. Ngayon, nakalagay po is korewa empitsu desu ka, boru pen desu ka. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito is, ito ay lapis po ba? Ballpen po ba? Ngayon, pwede rin po siyang sabihin na ito ay lapis o ballpen po. Ngayon, mamimili po kayo dyan. Hindi nyo po kailangang sagutin po yan ng hi or iye. Ngayon, paano po siya sagutin? Kagaya ng sinabi ko kanina, kapag tinanong kayo ng kore, ang dapat reply nyo po dyan ay sore. Okay po? Ngayon, ang tanong po sa atin ay kore. Kaya po yung kore po, gagawin po nating sore. Ay ang sagot po dyan ay ballpen. Okay po? Kaya ang sagot po is, sore wa boru pen desu. Sore wa boru pen desu. Yan po yung sagot kasi sa dalawa po, ang tamang sagot po ay ballpen. Okay po? Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng sore wa boru pen desu? Ang ibig sabihin po niyan is, iyan ay ballpen po. Iyan ay ballpen po. Ang kailangan nyo pong tandaan dyan is kapag meron po kayong noun desk ka, hindi nyo po kailangang sumagot ng hi or iye. Pero halimbawa, tanggalin po natin yung isa. Halimbawa, korewa empitsu desk ka, wala po siyang ballpen desk ka, dyan po kayo sasagot ng hi or iye. Okay po, next po. Next tayong sorewa kami desk ka, noto desk ka, sorewa kami desu ka, noto desu ka. Dito po sa example pong ito, tingnan po ninyo, meron po kayong kami saka noto. Ngayon, ulitin ko po, kapag po ganito, hindi nyo po kailangang sumagot po ng hi or iye. Ang kailangan nyo lang po is mamimili po kayo sa dalawa. Ngayon, sore wa kami desu ka, noto desu ka. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito is, iyan ay papel po ba? Notebook po ba? Ngayon, tingnan nyo po yung sagot. Ang sagot po niya, kasi gumamit po kayo ng sore, ang gagamitin po natin ngayon ay ang kore. So, ang sagot po is, kore wa kami desu. Kore wa kami desu. Yung sore po, syempre, pag sumasagot po tayo, kapag tinanong tayo ng sore, ang sagot po natin ay kore. So, kore, then yung ano po yung tamang sagot? Ang tamang sagot po is kami, kaya po is kore wa kami des. Ang ibig sabihin po ng korewa kami des ay, so, ito ay papel po. Next example po natin is, arewa isu des ka, tsukue des ka. Arewa isu des ka, tsukue des ka. Ngayon, gumamit po tayo ng are. Ibig sabihin po, yung bagay na tinutukoy po natin is malayo po sa speaker saka po sa listener. So, arewa isu desu ka, tsukue desu ka. Ngayon, ano po bang ibig sabihin po nito? Iyon ay upuan po ba? Desk po ba? Iyon ay upuan po ba? Desk
po ba? Ngayon, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag gumamit ka ng are, hindi nyo na po siya babaguhin kasi malayo nga po sa speaker po sa list, saka sa listener. Kaya po yung are po, ganun lang din po siya, hindi nyo po siya babaguhin. Ngayon, mamimili po kayo kung ano po yung sagot. So, ang sagot po ay isu. Kaya ang sagot po niya is arewa, isu, des. Arewa, isu, des. Ang ibig sabihin po nito is, okay. Ngayon, hindi lang po 'yan para po sa mga ganyan na koresore are. Ginagamit din po siya kahit saan. Halimbawa, tatanungin ka po, senmon wa computa deska? Pan seizo deska? Senmon wa computa deska? Pan seizo deska? Ngayon, ano po ba yung skills mo po? Halimbawa, yung skills mo po is pan seizo. Ngayon, hindi niyo po kailangang sumagot ng hi or iye. Ang sagot lang po doon is senmon wa pan seizo des. Okay po. Ngayon, ano po yung kailangan ingatan po dito? Ang kailangan nyo pong ingatan dito is baka maguluhan po kayo, baka sumagot po kayo ng hi or iye. Hindi nyo po kailangan sumagot po ng hi or iye.